sa bintana, nagbibidyo-bidyo. Aba, lusog-lusog na mukha ko. Busog na lusog. Busog yan, kakakain lang. Kaya, yung kinain ko napunta sa mukha ko. Kaya, lusog-lusog. Ganyan talaga. Ayan, ang kislak-kislak na ng kusina namin. Nakita nyo sa mga panag-vlog ko, nag-general clean ako. Pero meron pa akong hindi natapos. Ito. Sabado ngayon, pero gusto kong hugasan. Gusto kong trabahuin. Ewan ko ba? O, yung isa kong cellphone, tumatrabaho din. dalawang cellphone ang dala ko. Yung mga iba, yung mga alagat ko, nasa taas. Ang kwarto ko pala guys, sa taas lang, akit lang ako ng hanggang. Doon ang bahay ko, kwarto ko, pakwarto ng maamo ko. Kaya kung gusto kong weekend, kahit weekend, gusto kong pumasok dito na wala, kunting may ginagawa. Kasi pag sa kwarto kasi, okay naman pag doon ako. Ang dami kong pinagkagawa doon sa online, di ba? May mga pindot-pindot-pindot natin din. Pero, nakakuha na ako ng link eh. Andun, magtatrabaho na sila lahat. Yung mga laptop ko, cellphone ko, tablet ko. Pwede ko nang iwanan. Inaglaba naman ako ng damit ko. Kaya sabi ko, dalawang cellphone ang dalhin ko. Ayun, kasi patapos na to, kailangan subaybayan. Pag natapos, lipat sa kabila. Ito na. Ayan. Masarap ng hangin galing dito sa bintana. Ganun lang. Pinapakita ko lang yung mukha kong monay. May ganyan pa ba kayong monay na pagmumukha? At medyo nag-dancing-dancing na mga ngipin ko. Alam nyo guys, hindi natin pag nakikita nyo mga old vlog ko, hindi ganito yung ngipin ko. Medyo nasira. Nung nagkasakit ako sa buto, sa paa ko, connection pa lang yung ngipin, no? Ngayon ko lang alam. Hindi naman ako nursing, hindi naman ako doktor. Nung nagpilay ako, year 2021 nata yun? No. 2020. Basta sumabing ng pandemic. 1 year na ako nagpapagamot eh. Tsaka okay na yung pako. Ala, tubig. Ano na? Saka na lang. Saka ako na lang pagkagastusan yung ngipin ko. Kasi may pinag-iipunan ako. Importanteng bagay. Napaka-importanteng bagay sa buhay ko. Gusto ko kasing makasamang pamilya ko dito. Kaya, yun ang pinag-iipunan ko. Lord, sana friendly kami ni Lolo Whitey. Malaking bagay sa akin to eh. Kaya, nagpupursige ako kay Whitey. Whitey, malaking tulong sa akin. Malaking tulong kasi minsan libangan natin to din. Libangan na natin. Di ba? May tubig na. Naiipon na. Naiipon na dito sa bintana. Pag sinarado ko yan, laglag na silang lahat yung tubig doon. Pero, binabuksan ko pa. Ipapakita ko ulit. Siya talaga. Kasi baka magsawa ka sa aking pagmumukha. Sa aking munay na mukha. Sige na. Huwag na kayo magsawa sa pagmumukha kong munay. Wala ang ganyan na yan eh. Magmula nung kasi hanggang ngayon, nagtitik pa ako ng gamot ko. Pero good news, nabawasan lang. Ganun. Dati, nung una, gumagastos ko ng 500 euro nung unang pa-check up ko. Kaya, sinabi ko sa opisina, I need help for my medication. Ilan lang ang sweldo ko. May pamilya pa ako sa Pilipinas. Nung una, hindi pa sila nakadesisyon. Pero nung nag-ask din ako ulit na I need really help. So, ayun. Saka na pinakita ko yung mga check-up ko, yung mga medicine ko, yung mga reseta. Diyan nila nakita. Ayun, kaya hindi natulungan nila. Pero ngayon,
konti na lang nagagastos ko. Wala ng 200. Hindi na siya umaabot ng 200 euro. Okay naman. Kasi, hindi naman maganda yung umiinom ka ng diretso ng gamot na, ang daming gamot na nilalaklak mo dyan every morning, di ba? Diyan na ata napupunta sa pagmumukha ko yung mga gamot eh. Munay. Naging munay ako dahil doon. Kasi yung mga iba kong medicine, ang daming vitamins. Lack of vitamins pala guys. Kasi lumaki naman ako sulat lola ko. Wala namang vitamin nung unang panahon. Basta kumain ka lang ng mga prutas, gulay. Tapos nag-abroad ako. May nagawa akong hindi maganda sa sarili ko siguro yung siyempre kung ano-ano na pinagkakain natin. Kung ano pa yung masarap, yun palang bawal, no? Yung mga seasoning dyan, hindi pala maganda. At yung mga instant pagkain, tapos yung mga dela-delata, hindi maganda. Kasi bilang isang OFW pala, minsan kung ano na andyan, okay na, parang gano'n. Kaya ngayon, hindi ako kumakain pa naman ako ng karne. Hindi na ako masyado. At bawal sa akin yung red. Mga kaning baka, gano'n. Yung matataba. Kaya pag bumibili ako, yung mga nagiling na karneng baboy. Pang sahog-sahog na lang, parang kahit pa paano naman. Hindi naman ako kambing, puro na lang gulay, diba? Tapos, manok. At kumakain ako ng paano manok. Bumibili ako. Dito mahal-mahal pero doon sa ibo eh. Mga ano lang, wala pang 4 euro or 5. Collagen pala yun. Kasi pag sa Pilipinas, pag kumain ka ng paong manok, yak. Tapos parang pili mo, ang hirap ng buhay mo. Eh dito pala, napaka pricey. Tapos, yung amo ko, may iniinom siyang vitamin galing sa paanang manok. Sa akin kasi, yung mga nilalagay dito ng gamot-gamot, pag ganito sila, pinapakailaman ko, binabasa-basa ko. Eh, English naman. Minsan hindi ko maintindihan, wala doon na mga ano, pinipicturan ko. And then, pag may time ako, minsan kasi usisera ko sa mga ganyan. Sinesearch ko kung anong maibibigay niyang maganda sa ating katawan. Collagen pala yun. Kaya yun, kumakain ako ng paanang manok. Na ano ko sa, may kulay din minsan inaadobo ko. Pero masarap siya guys. Masarap siya. Bili kayo, masarap. Sa collagen yun. At, sa atin pala, dapat kapag kumain tayo, balance. Huwag yung diretso ngayon, puro karne. Isang linggo, isang buwan. Tapos yung mga iba, puro gulay, diretso. Manok, diretso. Hindi dapat balance. Kumain ka ng gulay ngayon, bukas isda, bukas karne ng buwan. So, ibalanse mo. Yun daw. Kailangan ibalance daw lahat ng bagay para ano ng katawan natin. Yun ko lang alam. Basta minsan, pag nagluto ako, karne ngayon, may natira pa. E di ulamin ko bukas. Ganun din. E pag may natira pa, ganun din. Yung pala. Kaya ngayon, pag nagluluto ako, pakunti-kunti na. Para bukas, iba na naman. Ganun. Tsaka hindi maganda yung mag-stack ka sa frozen na aabutan sa buwan. Maganda man na mag-frozen. Huwag mo nang paabutin ng lampas ng sa buwan. Hindi na healthy yung karne ng ba? Karne. O manok. Tapos, pag nag-defrost ka pala, huwag mong ibababad sa tubig. Ang dapat mong gawin, lagay mo lang dun sa lababo, hayaan mo ang pusang ma-defrost. Kasi pag binabad mo pala, kahit karne o manok, karne ng baboy, basta meat. Pag na-frozen pala, pag binabad mo, nag-recreate pala ng bakterya yun. Dapat hayaan mo lang doon na kusang mag-defrost and then saka mo lulutuin. May natutunan ako doon sa amo kong sa Greece. Kasi ako nga nakapunta sa kusina, accidentally na may nahawakan,
Nugasan yung kamay niya doon sa lababo. Andoon yung karne na lulutuhin ko na uulamin niya. Ibinabag ko sa tubig. Sabi niya, tinanggal niya kagad. Buti kalalagay ko. Next time, huwag mong gagawin yan. Sabi niya, kasi nag-create na ng sarili niyang bacteria yung karne. And then, sa mululutuhin, kahit hugasan mo ng hugasan, hindi na matatanggal. Tapos, kalulutuhin mo, and then kakainin natin yung bacteria na punta sa atin. Sabi niya ganyan, hindi maganda daw sa ating katawan. May sariling bacteria daw ang karne. Nag-create na yun. Ewan ko, hindi maganda ang pag-explain ko sa inyo, pero basta. Basta, yun ang sabi ng amo ko. Yung pagkakaintindi ko, hindi maganda na nag-depress ka na... Minsan kasi ugali natin mga Pinoy eh, yung nag-depress ka, nagmamadali ka, binibabag mo sa tubig, di ba? Kahit ano, karin ng baboy, manok o ano, karin baka, ganun. Hindi pala maganda. Yan, share ko lang naman sa inyo. Yung natutunan ko sa amo ko. Ang maganda lang doon, sabi niya sa akin, kung ulamin ngayon, bago ka matulog sa gabi, labas mo na. Pag-gising mo sa umaga, depros na, sabi ng amo ko. Lagay mo lang dyan, huwag mong lagyan ng tubig. Ang gusto mo, ilagay mo sa kasarola, huwag mong tatakpan. Kasi huwag mong ilalagay sa diretso sa lababo, sabi niya, kasi naghuhugasan. Eh, alam mo na. Sabi ko, okay, hindi ko naman alam. At least may natutunan ako. Mandami kong natutunan sa amo ko na yun. Hindi naman galit. Talagang nilalecture niya ako. Kasi ako nakakura sa kusina. At bukod tanging damit niya. Akong tagalawa, tagaplansa. Kaya pag ako'y nag-day off, na-retest my things. Kumbaga, i-anoyin ko pa mga gamit niya. Baka kahit wala ako, maayos. Ano. Ganun lang naman. Ayan, nagdaldal ako ng nagdaldal. Andiyan naman kayo. Dito ako sa tapat ng bintana. Medyo huminto na yung ulan. Ang sarap kasi yung hangin niya, guys. Pinapaabot ko na lang ng wala. Midlat. Nang 30 minutes para may premiere naman ako. Hindi na ako mamamoblema. Sige guys, thank you so much sa pakikinig sa aking pagdadaldal lang naman. Daldal vlog. Tingin sa... Wala, nagdadarin yung lips ko. Hindi kasi ako mahilig gumamit ng mga ganyan-ganyan. Kung ano yung nakikita nyo, normal lang yan. Kaya mahangin, may dry. Magdra-dry skin siya. Pwede nang tanggalin ata. Pasensya na kayo. Ako si Patin. UFW dito sa Paris. Marites Baruga pala po ang pangalan ko. Uy! Sikat pala ang Marites ngayon. Alam mo ba yun? Bye! Thank you!